Guys, welcome to my YouTube channel, GP Arctic Vlog. So, mayroon tayong ginagawa guys at inaayos itong TV na flat screen. Ito ay smart. Ang pangalan niya guys ay model ay yung Mas. Mas ang pangalan niya. Parang check. So, ngayon, ang problema nito ay walang ilaw dito guys. Walang standby lights. So, ngayon, dati guys, walang standby lights dito kasi nasisira yung kanyang board. So ngayon, nag-trouble ako dito, guys. Nag-check ko dito sa kanyang transformer ito. Kasi itong IC na to, ayan guys, itong maliit na IC, ayan. Yung IC yan. So mayroon siyang yung input niya guys, supply dito ay 5 volts. Tapos 3.3. Tapos dito sa gitna mayroon siyang 12 volts. Tapos dito 5 volts ang out niya guys. Dito. Dito masusukat yung 5 volts guys. Kasi dati wala ditong 5 volts na lumalabas. So, nagda-drop yung kanyang voltahe dito, guys. So, nakasukat ako dito, guys, na 1.0, guys. 1.0 yung nasukat ko dito. Pagkatapos, dumaan siya dito, 1.0. Tapos, dito, pumunta sa transformer. Tapos dito sa kanyang switching regulator sa kanyang 12 volts guys. So ngayon dati wala pang supply dito, nagda-drop ang kanyang voltahe. So ngayon ang problema niya guys, so dito mayroon siyang nasukat dito guys. Ito ay 1.8 dito sa kanyang regulator IC. So dati sinukat ko dito na wala pa siyang standby, hindi pa naayos to, hindi pa ko to inaayos. Wala akong masukat dito guys na 1.8. ngayon ang problema niya guys, dito sa kanyang board ay pinainitan ko lang dito guys yung MCU dito. Pinainitan ko lang. Tapos pagkatapos nito, so itong transformer guys, binunot ko lang. Itong transformer binunot ko. Bali hinahang kong itong transformer na mag-supply siya ng 5 volts. Bali hinahang ko. Tapos kasi akala ko mayroon siyang shorted. So nagtataka ako guys na bakit walang supply dito sa kanyang dito guys. Walang supply dito sa kanyang gitna. So dito sa kanyang input, dito sa kanyang input mayroon siyang 12 volts. Tapos dito sa supply sa kanyang LVDS walang 12 volts guys. So ngayon dito pagtanggal ko ng itong transformer na ito, so itong MCU guys, ito lahat dito ay napainitan ko ng yung ginagamit ko na soldering iron. Ito lang yung 60 watts. Ayan. So napainitan ko dito guys. Kasi ito ay tinanggal ko lang, hinahang ko lang ito. Tapos ito nakasali to sa pagbunot ko nitong transformer. Nung nabunot ko na, so kinapa ko lang itong mga MCU niya. Mainit siya guys. So mainit. So ngayon,
ito ay hinahang ko na dito. So nagtry ako na nagsukat. So dito guys sa iya, sa kanyang primary dito. Dito mayroon siyang 8 volts na nasukat ko nung hinang ko na ito. Pag hinang ko ng ito, mayroon akong 8 volts dito, wala na siyang voltahe guys kasi dito naman lang nagkadugtong naman lang ito yung transformer. So ngayon pagkadugtong ko dito, ngayon binabalik ko itong transformer na ito. Nung binalik ko na ito, tapos pinalamig ko dito kasi magsaksak ako mag, so isinaksak ko naman ito. So dito hindi pa ko to sinaksak kasi mainit man ito yung MCU niya. So hindi ko pa sinaksak. So pinalamig ko pa. Tapos nung nalamig na guys, nang lumamig na siya, hindi na siya mainit. So sinaksak ko. So ngayon, pagsaksak ko guys. Ngayon, sinaksak natin itong ating board. So saksak natin guys. Saksak natin. So ngayon, ito na ang nakikita ko guys. Mayroon na siyang power. Ayan. So ayan, so power on natin guys. Ayan, power on natin. Ayan. Nag-on na siya guys. So nag-on na siya. So ngayon, sukatan natin dito yung kanyang transformer guys, ito yung inaangat ko. Ayan. So ngayon guys, sukatan natin dito. Sukatan natin yung kanyang voltahe dito guys, yung inaangat ko yung transformer niya. So ayan, mayroon siyang 5 volts na supply. So dito guys, mayroon siyang dito mayroon siyang 1.1 ito. Ayan, 1 volt. So 1 volt. So nung transistor guys na dati walang voltahe, ngayon mayroon na siyang voltahe guys. 1.7. Tapos guys, dito tayo sa kanyang switching transistor. Dito sa gitna na walang voltahe dati. Ngayon mayroon na siyang 12 volts na lumalabas na supply sa LVDS guys dito. Ito. Ayan, 12 volts to guys na supply dito. So ayan, pagkatapos guys, dito magsukat tayo dito guys, o ilang voltahe ba dito sa kanyang input. So 3.3 guys. 3.3, tapos dito 1.2. Ayan. So 1.2, 3.3, 1.8, 5 volts, 1 volt. So ayan. So bali 1.2 na 'yan. 1.2 na 'yan dito, guys. Ayan. Ayan, 1.2 na 'yan. Okay. So ngayon guys, update ko lang kayo kapag okay, muling nagbabalik tayo guys. So ngayon guys, binalik sa may-ari itong kanyang board kasi nung nilagay na niya doon sa kanyang panel, so sa kanyang lalagyan, so namamatay guys. So bumabalik yung sira niya dati. So ngayon, trinubol natin. Ayan, nag-trouble tayo.
dito sa kanyang board. So ito saksak natin para i-check natin yung voltahe sa kanyang input, sa kanyang kung saan siya ang nag-supply ng 5 volts. Ayan guys. So ayan, dito yung kanyang 5 volts. So bali tinanggalan ko ng coil itong kanyang supply. So ngayon guys, ang idea ko na lang, so lagyan lang natin ng back and bird. Kasi lagay natin dito, kasi dati ito ay 5 volts yung supply dito. So ngayon wala na, nagda-drop lang yung kanyang voltahe guys. So wala nang 5 volts dito na mag-supply. So ngayon lagyan na lang natin ng back converter. So ang sira nito guys, itong kanyang regulator. Ito guys. So kanyang regulator ang sira. So ito ay hindi na 5 volts yung kanyang supply. Ang supply na lang dito ay 2.5. So nagda-drop yung kanyang voltahe. So sira itong regulator. So ngayon guys, kinumbert na lang natin sa back converter guys para makasukat tayo ng 5 volts dito. Sukatan natin. So dito na lang natin ilagay itong ating ground. Tapos ayan. So medyo ayaw makita. Hindi makita yung ating tester. So ilawa natin guys para makita natin. Ayan, so sukatan natin yung kanyang LVDS dito. So ayan, mayroon siyang 12 volts. Ayan, ito sa kanyang supply, check natin. Ito, mayroon siyang 4.9. Tapos yung dito guys. Dito 1.7. Dito 3.3. Dito 1.1. So okay na siya guys. Salamat. Salamat sa inyong papanood. Sana makatulong to sa inyo na konting share lang sa mga baguhan, nakabago pa lang sa electronics. Thank you guys. So ngayon ibabalik na natin. So ayan guys, maibalik na natin sa kanyang lalagyan nitong TV na mas. Ayan. So ayan guys, natapos na naibalik natin yung itong TV na to. So testing tayo guys. Ito na. So ayan guys, nakikita nyo, natapos na yung ating ginagawa na itong TV na mas. Ang problema niya dati ay walang power. So ngayon natapos na. So salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking video na i-upload. Salamat, hanggang dito na lang yung aking video. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GPR Tech Vlog. Salamat guys. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo.
at i-like, comment, share sa inyong mga kaibigan. Salamat, hanggat dito na lang. Thank you and God bless all. Peace out.